Kung sila'y magbabago, ang mga bato ay magiging bunton ng trigo. Sa panahon ngayon ng pandemya, marami tayong pagsubok na kinahaharap sa buhay at marami ang patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Bagkos, ang mahal na Birhen nung nagpakita siya sa Lasalet, paanyaya ng pagbabalik loob sa Ama ang kanyang hatid. Kung tayo ay magbabago, makakaranas tayo ng ginhawa at pag-asa na walang hanggan. Ating alalahanin, noong nagpakita ang mahal na Birhen, sa panahong yaon, nakakaranas din ng pandemya ang mga tao sa spiritual na pangangailangan, pagwawalang bahala sa araw ng Linggo. Pinagtatawanan ang mga relihiyon, digmaan at kaguluhan. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, kanilang makikita ang kalhatian ng Panginoon, ang karilangan ng ating Diyos. Kung tayo magbabalik loob, magkakaroon ng kaluhatian sa pandemyang ating kinaharap. Maraming may sakit sa COVID-19, ang hihilumin ng Diyos. Ang mga manggagawa na naging salat sa trabaho at ani dahil sa pandemya ay magkakaroon ng kasaganahan sa pagkain at magbabahagian pa. Magkakaroon ng kaayusan at bagong pananaw sa buhay na nag-uugat ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Sa panahon ng pandemyang ito, huwag tayo mawala ng pag-asa na makakamit din natin ang ginhawa sa ating buhay. Basta't ugaliin lamang natin magdasal at magbalik loob sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Maigi ba kayong manalangin, mga anak? Ito ang paalala at panawagan ng mahal na ina na nagpakita sa bundok ng Lasalet. Sa panahon ngayon ng pandemya na ating kinakaharap, ang karamihan ay nawalan ng kani-kanilang ikinabubuhay at ilan lamang din ang maaaring makapasok sa loob ng simbahan upang tanggapin ang kanyang anak sa banal na Eukaristiya. Matutunghayan natin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica na ang wika ni San Pablo, "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon." Sa kabila ng hirap na dulot ng pandemya, hindi ito hadlang para lumapit at magpasalamat sa Diyos. Ang paghihirap ay tanda na kailangan natin ang Diyos at tutulungan tayo ng Diyos. Ang maiging pananalangin at taus-pusong pagbabalik loob sa Diyos na panawagan ng mahal na Birhen ng Lasalet ang magiging daan upang maibalik natin ang sigla at kagalakan ng mundo lalo higit sa ating relasyon sa Kanya. Heto anak, kumain ka ng tinapay habang mayroon pa, pagkat di ko alam kung sino ang makakakain nito sa isang taon kapag ang trigo ay tuluyang masira ng ganit. Takot ang pinakanangibabaw sa atin na dulot ng pandemya. Marami na sa atin ang napalayo at nawala ng mga mahal sa buhay. Limitado na ang ating mga galaw at marami na ang nawala ng trabaho na idulot nito sa atin ang matinding kahirapan at gutom. Subalit ang lahat ng ating mga nararanasan ay ramdam at nakatatak sa isipan at puso ng mahal na Birhen sa Lasalet. Nasusulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, Talata 35. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang pangako ng pagbabahagina ng tinapay at magandang kaloob ay isang mensaheng nakakagaan ng loob. Ito ay mumunting paalala lalo tigit ngayong pandemya. Ang tinapay ng buhay na nagbibigay buhay
sa espiritual na uhaw sa pagpapala. Si Maria Salazaret, sa kaniyang paanyaya ng pagbabalik loob sa Diyos, ang siyang magiging tinapay ng buhay. Vamos felices, la misión a cumplir.